Question of the day, kailangan bang mag-reset ng ECU or mag-ECM initialize kapag nagpalit ka ng full CVT set or meron kang pinalit ng mga pyesa sa CVT? Base dito sa Honda standard procedure, yung pag-ECU reset or ECM initialize is ginagawa lang kapag ka may pinalitan ka na engine related parts or nag-overhaul ka ng makina. Kapag ka kasi nag-reset ka ng ECU or nag-initialize ka, binabalik lang niya sa stock configuration or parang factory settings yung ECU natin. Since yung CVT natin is part ng transmission na wala namang sensor na papunta kay ECU, hindi mo na siya kailangan i-reset kasi hindi naman talaga siya connected kay ECU, yung CVT natin. Regardless kung magpalit ka ng buong CVT or mga piyesa lang yung palitan mo. Kaya pala nakabaklas tong CVT ko kasi nag-tune ako ngayon itong K-Works na pulley set plus yung 14 teeth na ECU Tech High Speed Gear. Ito yung stock. Nakabit ngayon dyan is 14 teeth. Nagpalit ako ngayon ng spring na mas matigas dito tapos chinutune ko siya ngayon sa bola para andun lang siya sa power band para sigurado na ma-max out natin yung full CVT ratio bago ka dumulo. Soon na-upload ko yung mga vlogs niyan. Medyo marami siyang tuning process eh. K-Works pulley set. Tsaka 14 teeth na high speed gear na nakabit ngayon. Pamparami naman ng ikot na magigenerate yung gulong.